try mo maris si Laila, puro wind talker. Kaya naman for today's video, alam nyo na kung sinong pipiliin ko. Walang iba kung hindi si Laila de Lima. This is not okay. This needs to stop now. Mabuti na lang din at mabait yung kasapi ko dahil isinwitch niya ako dito. Solong mag-isa nga lang din pala ako nag-RG. Maring Marian Faith, panoorin mong mabuti yung nirequest mong video. O ayan, pag kami natalo, kasalanan mo to. Pero bakit kasalanan ko parang kasalanan ko? Kapag sinuswerte ka nga naman sa dami ng ibang marksman, bakit naman si Ginatan? Pwede ka namang mag-Mia. Pwede ka rin namang mag-Bia. Pwede kang mag-Anabishi. At kung sino pang iba, bakit yan pa? Ano nga pakialam mo? So, ayun na nga. Dito natin simulan ang chika. Dahil nalugi ako sa katapat kong marksman, ang teknik ko na ginawa dito, binaril-baril ko muna siya, binalat-balatan ko muna yung pagbubuka niya. O diba effective? Kasi napa-regen na siya. Ang totoo, takot talaga ako sa katapat ko. Pero syempre, hindi natin yun ipapahalata sa kanya kasi magkakaroon siya ng chance na mamugbog tayo. For sure, hindi niya yan gusto. Aba, ang papang naman ang isang ito. One port na lang ang buhay niya. Pero pumapalad pa din talaga. Aba, talagang hindi natakot kay Laila de Lima. Sumuksok lang dun sa damo. Piling mo ba ikaw si Hilda? Nagre-regen buhay mo kapag nasa damo ka? Tinatamad ka bang umuwi? O halika, ako na magpapauwi sa'yo. Alam mo namang ayokong nahihirapan ka. Nice. Laila de Lima, maldita mode activated! Kakabalik pa lang ni Ginatan, pero sisiguraduhin kong siya ay uuwi na naman! Kailangan ko kasi ng pambili ng Windtalker, kaya si Ginatan, gawin na din nating tira! Halos subarin ko na yung gintong balot, Mang Tore, pero si Ginatan kasi dumating bigla, kaya itinigil ko muna! Hindi ko alam kung ako ba ay kanyang nakikita, pero unti-unti ko nang binabalatan ang kanyang pagmumuka! Boy, tumo ni Consilio, man! Hindi tayo inagawan! Sana all. Umuwi ako kanina kasi naubusan ako ng mana. Tapos nangata ko si paring Brumbrum na magdadrive. Kaya nakisabay na ako sa kanya. Tapos binangga niya pa si Ginatan. Eh nag-golden crumb lang naman. Eh di okay na, malinis na. Wala na akong tore dito sa tapat na binabantayan. Pero si Ginatan, hindi pa rin sumusuko. Balik pa rin ang balik dito. Paulit-ulit na kitang nabugbog. Hindi ka na natoto. Kumuha lang ako ng red buff saglit. Pero si Ginatan, nandito na naman ulit. Ilang beses ka ba dapat saktan bago ka matututo? Lahang kulit nito ah. Yung tipong ilang beses ka nang iniwan pero paulit-ulit mo pa rin binabalikan. Parang ganun lang to si Ginatan. Gusto ko na sana lumipat ng ibang parte ng mapa. Pero si Ginatan, nandito pa rin siya. Hindi talaga siya sumusuko. Hindi siya nagsasawa. Hindi siya napapagod. Kanina ka pa. Salamat sa'yo. Nadadagdagan ang ipon ko. At dahil dyan, may tatlong Windtalker na ako. Ah, ganun ba? Sana pinatato mo sa noo mo. Nagpa-farm dito si Karina. Hindi ko alam bakit umigil siya. Nagtago lang naman ako dito sa damo kasi makikinood ako. Tapos si Consilio man nag-aabang ng kalaban. Binato niya na yung mga Consilio niya pero hindi ko alam kung ginagawa niya. Bakit tumatakbo pa siya? Hindi siya kumombo. Maproblema ang Consilio mo kaya hindi ka pumalag sa kanila. Pero itong sige na pang talaga, never give up. Hindi ka naman pambansang t-shirt eh. Bakit never give up ka? Siyempre, kung saan may gulo, dapat nandoon din tayo. Anong silbi ng damage ko gamit ang mga Windtalker? Anong silbi ng pagbuko ng item kung hindi ako sasama sa inyo? Nakita ko nag-i-initiate ng demonya dito si Consilio man. Siyempre, tutulungan ko siya. Wala naman damage yan dito. May mga langaw pa na nakikisaw-saw. Amin to, bakit inaagaw nyo? Sa mga pagkakataon ito, kumakaripas na ako ng takbo kasi baka ma-end yung gera. Hindi ako kasama, hindi yun pwede, hindi naman na-testing yung damage ko. Gusto ko gamitin yung blinker ka pero sabi ko wag muna, tisi natin kaya to makakaabot tayo dahil ang bilis ko kayang tumakbo. Sakto, pagdating ko nabangga na naman si Ginatan. Siyempre mabaril-barilin na natin yan, hindi ako pinapansin na mga kalaban kaya pre-preet ako sa may tagiliran. Ayun nga lang, medyo na sobrang tayo sa kagalingan mo, tinala si Kagura, hindi tayo pinansin na tinampas yung payong sa iba. Muntik na dapat akong mamatay doon, kipanyo, di ba? Wala kaming pakialam! Kita ko dito nagboblobab si Consilio man. Kunwari wala akong pake, pero akin na lang yan. Simulan na ang gera! Nandito lang ako sa gilid niya! Pumipre-hit, pre-hit, pre-hit! At hindi ako pinapansin ang mga kalaman, kalaman, kalaman! Hanggang sa naubos sila! Damage ko, assist ko, gameplay edition! Napunta lahat kay parang Brumbrum ang aking pinaghirapan! Karina Sanchez, halika, pambawi! Ikaw na lang, papatayin ko! Lapit ka pa! Onting hininga na lang! Muntik na akong
Mabuti na lang si Buna na tinulungan tayo. Item build check. Kung makikita nyo, kompleto ko na 5 windwalker. Pero dahil bawas ang buhay ko, tinatamad ako umuwi sa days namin. Pinalitan ko isa ng haas glow para makapag-lifestyle ako. Nagpapanggap na ba ako ng mga kasapi ko? Kaya pumligar in na ako kasi di talaga ako makakapatay kung nasa likod pa rin ako. Kahit nasa loob ng tower, hala sige, hala bira, palaglang ng palag sa kanila. Kawa naman si Karina, hindi mala nakatagal ng ilang minuto. Binawian na naman ang buhay ng mga ito. Si Girl Payo, ang muntik makabili nung binibenta kong kamaong. Buti na lang, wala siyang pera, kaya pass daw muna. Naku, nagpalit pala ng payong niya. Yung kaninang payong na galing Divisoria, isinanla niya at nagpalit ng iba. Hindi ko din alam kung paano namatay dun si Alan pa, pero sige na to, namugbog ko na naman. Medyo kasiman mode activated tayo dito. Pumupush lang naman ako ng tower. Wala akong blinker na si Karina. Bigla akong iniwa. Wala akong nagawa. Naku po, ang tagal ka pang mabubuhay. Sandali, sandali. Itigil ang aming pagkapanalo. Hindi pwede na wala ako. Inumos nila yung mga kalaban. Ano bang gagawin ko dito? Wala na akong naabutan. Nagmamadali pa naman akong tumakma. Big